So yun sir, yung vlog ko, no format. Okay. So, ano, walang orientation, okay. Walang ano. So, kaanong gusto mong pakita, ganun lang siya. Okay. Tapos follow through lang, ganun. Gusto niyo store tour, Sir Mark? Mag-store tour tayo, iikot. Ano bang iniisip ko bang atake na... Kasi usually ang vlogs may common theme yan eh, di ba? So... Yan yung ano ko, yan yung format ko. Okay. Talagang gulatan lagi. Walang... Gulatan. O sige. Kasi sir, ang pinaka pinagmamalaki namin dito, unang-una, masarap, malinis yung lugar. Yung store crew namin, lahat ng branches friendly. Talagang makakausap mo sila. Lahat nakangiti, always ready to serve. Tapos, the most important thing is, yung manok po namin is garantisadong laki sa alaga, hindi sa gamot. Zero antibiotics. Hindi po pinalaki sa antibiotics yung mga manok namin. So, it's safe para sa kahit sinong kakain. Dahil yung mga manok na pinalaki sa gamot, naiiwan sa katawan mo yung gamot na yun, yung antibiotics pag kinain mo. And there will come a time na pag kailangan mo yung antibiotics in the future, baka hindi tumalab sa'yo. And that will cause a lot of harm pagdating sa health natin. So we really put pride in that fact na garantisadong laki sa alaga, hindi sa manok yung laki sa alaga, hindi sa gamot yung mga chicken namin. So syempre, food is really good, masarap. Ito nyo, binabalik-balikan. We have clients na every other day nagpupunta dito. Pamilya talaga. Yung menu po namin is designed na kahit sinong miyembro ng pamilya, mula bata hanggang matanda, merong makakain dito sa Chooks. So it's a real family experience every time pupunta kayo sa mga tindahan namin. Yun yung tinatawag namin na Chooks experience. Alright. Beyond the good and healthy food, mas marami pa kayong aabangan, mas marami pa kayong i-anticipate pag kumakain kayo sa Chooks. Yun, ganun. Sige. Okay. Saan tayo mag-start? Alika po. Tour tayo? Oo, tour namin kayo. Alika. Ang goal po namin is by the end of this year, we put up 7 more stores. Sabi and na 10 na daw? Yes. Ba? Oo, marami na po. Sir so, Mark, nakalimutan natin. Yeah. Introduce. Ay, mga pala. Sir Mark Zambrano. Magandang umaga po. Ako po si Mark Zambrano. Ako po yung tagapagsalita ng Bounty Agro Ventures Incorporated ng Chooks to Go at welcome sa inyo dito sa Chooks. Maraming salamat sa inyong pagdaan. So full time ka na dito? Yes. Wala ka na sa network? Wala na po. Umalis ako noong 2019. Yes. Okay. So I'm working full time for Bounty Agro Ventures already. Ayan. Ako po yung spokesperson ng company. Ayun. Bakit ano, Bounty Agro Ventures? Actually, nag-start po kasi yan. Alam niyo naman na ang Chooks to Go is very active pagdating sa sports. Sa sports, yes. Ayun naman po ang background ko. Yes. So, the fact that we're able to form teams that could probably represent the Philippines, lalong-lalo na ngayon 2024 Paris Olympics, dinidesign po namin yung 3x3 basketball program natin. I'm also part of that. So, yung background ko dati, nadala ko pa dito, and at the same time, meron po tayong corporate angle sa trabaho ko. And, you know, I'm getting to do all my passions in one. So, yun yung reason ko kung bakit nag-onboard po ako dito sa Baguio. Mas okay ba? Okay naman, sir. Okay na okay. Ganun din naman eh. Kasi pag-reporter ka, public service din. So, it's pretty much the same thing on just a bigger scale, kumbaga. Ayan. So, sir, ito po yung aming menu. Kung makikita nyo naman, tulad ng binanggit ko kanina, lahat po ng possibly na maisip nyo, like isang pamilya kakain dito, bata hanggang matanda, meron po kayong magugustuhan dyan. But of course, ang aming talagang, kumbaga sa ano eh, top seller namin dito is our roasted chicken. Chicken. Yan po yung sinasabi kong laki sa alaga, hindi sa gamot. 100% zero antibiotics. Yung pong tatlong variants niya are hot and spicy, pepper roast, saka sweet roast. Ang kagandahan po dito, why we are really pushing this part of our menu. Pag bumili po kayo ng roasted chicken, saka po yung aming roasted liempo, only Chooks rice and only soup na. So sulit na sulit, sipin nyo, for the price of 140 pesos, only rice, only soup, plus you get yung roasted chicken natin na naka-quarter cut. And of course, kung dati bumibili na kayo ng Chooks to Go, alam nyo naman yung lasa, alam nyo yung look. Ngayon, meron po kaming bago. Yung tinatawag namin na flavorful chicken juice. Meron parang juice
hindi siya dry. Yun po ay chicken juice na galing sa manok na niluluto. Hindi po siya sauce ha, kasi nga, di ba, masarap kahit walang sauce eh. Ito, ito yung ano, pag rinrolls mo, yes, may yes, liquid na. Yes. So, it makes sure na yung manok na kinakain nyo remains juicy, remains tasty, and at the same time, na-enhance yung flavor ng manok. Kaya nga sinasabi namin, nag-uumapaw sa flavorful chicken juice yung mga chicken namin. Ang nagiging paborito ng mga tao pa dito, of course, aside from our roasted chicken, yung aming two-piece saka one-piece fried chicken. Fried chicken. Kasi po, only rice, only soup, plus only gravy. So, syempre, kung mahilig kang kumain ng maraming gravy, sulit na yan. For 149 pesos para sa two-piece, and 75 pesos for the one-piece. Lahat po ng rice meals namin, may only rice and soup. So, lahat ng makikita nyo nasa menu na may kanin na kasama, only rice and soup yan. Ang pinaka-surprising that we are really happy also about, yung ibang menu namin, aside from the chicken, pumapatok, especially yung crispy kare-kare, saka yung sisig platter, saka yung pares. Nagiging hit, sir, eh. Ang daming kumakain. So, talagang nagugulat kami dun sa reception ng mga tao. Yung menu nyo parang combination, no? Hindi lang parang combination ng pang fast food at saka restaurant. Yes. Diba? Yun po talaga ang objective namin dyan. Na kahit sinong gustong kumain, regardless of age, regardless of gender, kung meron kayong gustong kain dito, meron kayong makikita sa menu na pwede nyo orderin. It's a family experience, kumbaga. Hindi nagko-conflict yun, yung magkaiba yung menu. Diba, fried chicken, parang may burger, spaghetti, tapos biglang may kare-kare. Hindi naman po. Kasi hindi ang ginawa namin dito is, aside from the chicken, gusto namin, yung mga classic Pinoy favorites na gusto mong kainin, meron din kayo makukuha dito. Yun naman kasing fried chicken, iba naman ang luto ng fried sa oven roasted. So, merong, siyempre, the more variations, the more options for our customers. Yun talaga ang objective namin. Of course, meron tayong mga dessert. You should try the mug cake. Nagiging hit din yan. It's ice cream with cake sa ilalim. Sarap. Sobrang sulit niyan. 50 pesos lang po yun. Yung mga classic Pinoy favorites lang naman na yan, talagang pag may handaan, yan naman talaga yung hinahanap mo, di ba? Rice meals, kare-kare, yan. Yung spicy next namin, hit na hit may sa mga magbabarga. May pares pa. Masarap. Ang nangyayari po dito, yung napapansin namin dito is, yung customers namin are of a varied variety. Kasi makikita nyo, meron mga senior citizens, may mga bata, may magbabarkada. Dadating dito, isang grupo ng mga teenager. So just observing all of that, napapansin namin na I think our menu caters to so many people. And yun naman talaga ang gusto namin, na puntahan talaga ito ng pamilya, ng barkada. Lahat ng Pilipino may ma-order. And the price is very reasonable, sir. Murang-mura. Isipin nyo, quarter chicken na, 140 pesos. Only chops rice, only soup. So, saan pa kayo, di ba? Ang special na ano namin dito is, yung only yung chops rice namin, it's a special rice that's designed only for itong menu namin na roasted chicken and yung roasted liempo. Sila yung merong chooks rice. Iba ang lasa niyan, sir. Para siyang, how do I describe it? It's buttery and herby at the same time. Parang counterpart ng Java rice or something. Yes. But the rest of the menu, especially yung rice meals namin. White rice lang. White rice yan. Pero only rice and soup pa rin. Pa rin. Oo. Ito only rin to. Only rin po yan. Only chooks rice and soup. Pag in-order niyo po yung three variants ng roasted chicken at yung roasted yampo. Pero yung ibang rice meals, only rice, pero hindi na chooks rice. Only rice and soup. Tapos yung two-piece fried chicken, one-piece fried chicken, only rice, soup, and gravy pa. Yes. Sabi nila, Sir Mark, pag ganitong mga resto or fast food, the simpler yung offering mo, mas manageable. Yes. In your case, medyo madami. Pero kung mapapansin nyo, maraming variety, pero the viands themselves, hindi ganun kakomplikado. Lahat ng makikita mo dyan, very familiar pagdating sa panlasang Pilipino. So talaga ang gusto lang namin, more choices, but the meals that you have are the meals na talagang pinapatok sa panlasa ng Pilipino. Sino ba naman di magkakagusto ng kare-kare? We have two versions actually, veggie kare-kare and crispy kare-kare. Yung crispy kare-kare namin, kaya naging hit yan, ginagamit namin bacon. Parang bacon siya. Crispy, imbis na yung normal na karne.
Ito, talaga? Crispy. Oh, ang sarap. Masarap siya talaga. Lately lang kayo nag-open, di ba? Yes. Uh-huh. And sabi mo nga, something like 17 stores by yes. the end of the year. Uh-huh. Diba? Sobrang bilis. Sobrang bilis. Ano yung sekreto? Bakit sobrang bilis? Ang goal kasi namin, sir, maikot namin ang buong Pilipinas. Kasi, sir, yung brand ng Chuk's Togo itself, yung mga outlets namin, uh-huh. Patok naman nationwide din. And we believe this is also one of the keys to reach our customers. Kasi yung panlasa naman ng Pilipino, halos yung isa lang naman yan eh. Mm. And if they like yung Chuk's Togo oven roasted chicken namin sa mga outlets ng Chuk's Togo, mm-hmm. I'm pretty sure they will love this. Kasi kumpleto na eh. Mm. And all you have to do is go to the stores and yung tinatawag namin na Chuk's to stay. Kasi yung out yung takeout outlets namin, Chuk's to go, mm-hmm. tinatawag namin dito, chance for you na mag Chuk's to stay dito sa Chuk's. Mm-hmm. Ganun. So, ang laking bagay niyan, sir, yung nakikita yung rotisserie na ganyan. Ang laki ng draw niyan eh, pag nakita ng mga tao kasi it shows that it's freshly cooked. Malinis, di ba? Ako, yun naman yung talagang pride namin doon. Malinis, masarap, friendly ang store crew, at laki sa alaga, hindi sa gamot. Zero antibiotics. Tuloy po kayo sa aming kusina. Sabihin, sir? Oh. Oh, napapansin niyo first thing when you enter, it's very clean, very mm-hmm. orderly. Yeah. And bahagi yan ng tinatawag namin na cleanliness. Eh. Clean, so, maliwanag, yes. maliwala. Yes. Kasi yung ibang kitchens, ang dumi-dumi, masikip. Uh-huh. You don't know where all the things are, kalat-kalat yung setup. Dito departmentalized kami. And it's easier for our crew to work pag ganyan yung situation sa loob, pag ganyan yung environment. Because pag miserable ka sa loob ng kusina, nag-reflect yun sa niluluto mo eh. And dito sa amin, we make sure that everything's in order. Lahat po ng stores namin ganyan, bantay sarado talaga. Yung standard yun. So normally, ilang tao lang dito sa loob ng kitchen? Depende po sa size ng store. Kasi we have like yung store namin sa SM Las Marinas, it's easily, SM Fairview, it's easily 2 to 3 times bigger than this. So, nakabase po sa size ng seating capacity yung personnel namin sa kitchen. Malinis, di ba? Malinis. Grabe itong rice na to, no? Ubus lahat to. Oo, kulang pa yan. Wow. Kasi nga, sir, only rice eh. Oo nga, diba? Oo nga pala. Pilipino, malakas sa kanin, alam mo naman yun. Ako, pag yung in-order ko dito, combination yan lagi. Isang order ng oven roasted chicken, hindi halata sa payat eh, pero malakas ako kumain. Oven roasted chicken, isang crispy kare-kare, isang one piece fried chicken. Minsan kung hindi one piece fried chicken, pares. Laging yun ang mga value meal ko pag kumakain ako dito. Kaway kayo ate sa camera, kaway. Enjoy mo yung work mo. Enjoy mo yung work. Oh yeah. I-enjoy ako talaga dito. Hindi mo na-miss yung TV? Sometimes, kasi one dito top. I get to do TV work din eh. Oh, yung YouTube channel namin, yung Facebook page ng Chuk's Togo, I don't know kung napapansin mo yung mga videos doon, ako rin ang lumalabas. Ah, ako rin ang nag-video. Okay. Ako rin nagpo-produce ng videos. Kasi ako yung head ng in-house production company. Oh, I see. Nagbuo kami ng in-house production team to cover yung mga CSR activities ng kumpanya, yes, yes. Yung mga marketing campaigns namin, yun din. So, hindi rin ako nalang. Hindi rin nalang. Nawala lang yung news component, pero yung kind of work, pareho lang, sir. Hindi naman nagbago halos. Yung store namin, architecturally speaking, it's mm-hmm. designed na maging conducive to eating. Hindi siya masikip. You have your own personal space kung baga pagkakain kayo. Mm. Yung spacing is maximized but at the same time, hindi siya masyadong malawak. Uh-huh. Parang maximized yung bawat space. And yung color motive, of course, follows the Chuk's Togo color motive. Ganun pa rin. Sige po, order na po kayo. Sige na. Halika. Daughter ko. Ay, hello, hello. Nice to meet you. Siya tumutulong sa akin. Ah, okay. Ikaw ba, editor? Hindi. Ikaw din? Oh, okay, okay. So what we recommend is, syempre, yung roasted chicken natin. And then, yung fried chicken is also very good. Yung kare-kare is very good.
The beef parrot is very good. The sisig is very good. Spaghetti is very good. O anong gusto niyo lang? Enjoy. Order na kayo. And amen. Pepper rolls. Ayan. Ayan. Ako sir, bigyan mo ako ng ano, crispy kare-kare. Crispy kare-kare. Nasa mood ako magkare-kare ko. Kasi actually, my wife and I, we were thinking about that already. Pero parang masyadong daunting yung trabaho. Like yung YouTube channel namin na for sa aming dalawang mag-asawa. Napansin ko yun eh, although hindi ko na-sustain dahil nga matrabaho eh. Pareho kaming sobrang busy. Nung tinayo namin yung YouTube channel, that was when sumusunod ako sa kanya, may Saigon si Aisel eh. Mm. Sumusunod ako sa kanya, sinurprise ko siya. Yung first time kong pumunta sa UK to visit her, sinurprise ko, hindi niya alam. Vinlog ko yun. Mm. Nag-viral. Tapos, lumaki. Tapos parang in 2 days, nag 40,000 subscribers. Saan? Laki. Nagulat ako eh. Mm. Hindi ko lang na-sustain, sir. Kasi it takes, you really have to decide na ito na talaga. Kasi kung, you really have to decide. That's the key. Kung unti-unti, wala. Okay. Kasi, nabasa ko, kailangan daw ma-anticipate. Ayan, yan na. Sige, bigay mo sa kanila. Sige lang. So kung magsa-start kami ngayon, sir, anong advice mo? May advantage ka eh. So, gamitin mo yun. But it must be yung consistency talaga. Uh-huh. Ngayon, kasi ang YouTuber sobre, di ba? Yeah. Kailangan tapatan mo yung one video a day. Yeah. Kasi kung once a week ka lang, wala. Mahirapan ka kahit na may pangalan ka pa, kung once a week ka lang. Tatalunin ka ng mga consistent. Saka kailangan, nabasa ko, kumbaga sa TV show, alam ng mga tao na on this day, itong time na to, meron silang aabangan. Oo. Sinusunod mo yun? Oo, 8 p.m. ako. Every day. 8 p.m. And your videos are how long? 1 hour. It's a vlogging. Mahirap pag VTR. Di ba? Kaya nga, umalis ako sa VTR type. Yeah. Kasi it's costly. Editor, writer, graphic artist, diba? Dami-dami, di ba? Voice-over talent, ganyan. Di, ang costly. Eh kung vlogging ka, di wala nang writing, wala nang... Raw na raw pwede. Raw, editing na lang. Kaya ngayon palang lumalaki yung team ko. My God. Kasi niche market yung nakuha mo. Laki ng agribusiness. Ano siya eh? No, it's a small niche. Pero quality audience. Sobrang well, older, mas may kaya na yung naghahanap ng farms, yun yung audience eh. And ano sila, matyagang manood. From end to end, pinapanood yan. Sir, go ahead. Sige, sir. Na-istorbo kita kumain ganun. Very passionate lang ako dun sa YouTube. Oo nga, actually, maganda na kausap kita dyan eh. Kasi we've been thinking of starting it talaga next year. Okay mo, sir. Ano masasabi ni sir sa chicken so far? Malambot siya. Ah. Yung lasa po. Na, pepper roast ba yung kinuha niya? Masarap. Pwede ka rin mag-order dito ng mga whole chicken. It comes in a transparent microwavable box na mayroong sleeve. So maganda siya tingnan. It's very classy. Pagka whole chicken, 400 pesos. Pagka half, 200. Nagulat kami dito, sir. Grabe yung reception ng tao. Yung ibang branches namin nung nag-open. Siyempre, meron kang projected sales initially. Oh. Baka ganito lang muna, ganyan. Times 3, times 4. In a day. Kaya maiinganyo ko eh. Just like your videos, maiinganyo ka magpatayo ng iba pang... The goal is really to bring it around the Philippines. Yung isang branch namin sa Fairview. SM Fairview. Mm. Ito yung chooks. Mang Inasal, Jollibee, isang tindahan ng tinapay dito. There was one day na tinalo namin ng Jollibee. And that wasn't even a grand opening day. Wala. Normal. Kami, pinilahan sila. Hindi. So we had to think kung ano yung naging secret ng araw na yun. And we have to duplicate that.
na figure out niya? Yes, figure out naman namin. Ano? It's really, kasi ang nangyayari dito, laging merong pakulo yung story. Okay. There was a time na, actually hanggang ngayon, si Sir Ronald, nag-iikot ng mga tindahan niya. Mm. And if he's there, namimigay siya ng libreng turon, libreng ice cream. Minsan, pag pamilya, nagbibigay siya ng meal. Ah. So parang naging, naging tatak ng tindahan yun. Na baka may libre. There's always something happening. Minsan, merong pa-concert na maliit. May dadadaling kami talent na kakanta. Ah. Minsan, may marching band kami dadaling. Ganun, walking around the mall. Inaabangan ng mga tao yun eh. And I think that's what separated us from the other stores. Ay nako sir, pag ako umasenso, babalikan kita. Seriously. I will hunt you down. Gawin mo na. Do it now. Sa YouTube, hindi production value ang importante. Ha? Uh-huh. It's really the content. Kaya, if you can minimize yung cost ng production, kasi irrelevant siya. Okay. Iwasan mo na lang. Concentrate ka dun sa number of videos rather than yung technicalities na it will incur a lot of cost. Yeah. The more basic your equipment, the more basic your... By the way, di ba may scheduling ang uploading yun? Uh-huh. You do that? Yeah. Na-upload mo, you schedule the time. Uh-huh. So may bangko ka talaga. Mm. Anong advice mo sa pagbangko? Normally, what's the safest na kailangan may bangko kang certain number of videos? Hindi naman, minsan nag-antumout nga ako eh. Aga. Minsan, kung ano yung matatapos ko, yun lang ipapalabas ko. Minsan, 7 p.m. na, nag-upload pa ako. So, depende para abutin ko yung 8 p.m. So, strictly everyday 8 p.m. That's a lot of work, sir. No? Lang, alam ni. Ang dali. Diyan na eh, pangantawan mo na eh. Yan na eh, diba? May niche ka na eh, kilala na eh. People are waiting. Wow. You really just have to jump and do it. Gawin mo lang talaga yun. Gawin mo. Ito na naka-inspiring story mo. Mga klase yan. Tsaka sometimes ano eh, kung isip ka ng isip, isip ka ng isip, oh. Eh sayang lang yung oras. Oh. Ang importante, keep on producing, keep on uploading, and eventually, dahil may audience ka naman na eh, dun mo na lang later on i-fine-tune ano yung, yeah, ano yung content mo. Kung ano yung pumatok, then you can branch out. Ang next natin sa... Sa V-Luna. V-Luna. Oh. Yung V-Luna na yun, it's a Chooks to Go store na may hey-hey sa tabi. Normally, ganun lagi. Chooks to Go, hey-hey. Big names na yung mga endorsers nyo? Big names online. Online? Online. Well, of course, sila, Kobe. Oh. Household name sa sports. Madami pa yung hindi nakasubscribe na nanonood. Yes. Oh. Actually, mas malaki yan. Paano nga pala ginagawa dun, sir? How do you make them subscribe? Or kasi ako, no... hindi kasi ako ang take ko dyan, hindi ako nagka-campaign na please like and subscribe. Never combination yan sa vlog ko. Kasi gusto ko, quality audience lang. Kasi yan, kahit gawa ka ng gimmick mo, di ba, o magsasubscribe because of that gimmick, yung giveaway mo. Pero bottom line, papanoorin ba niya yung video mo eventually? Hindi. Di ba? Eh kasi si YouTube, hindi naman yung number of views ang kumikita eh. It's the minutes watch. Gaano katagal pinanood yung video? Yun yung basehan doon eh. Oh. Pero marami yung hindi naka-subscribe. Kasi once, di ba, yung algorithm, once nanonood ka, yung algorithm, mag-feed na siya sa'yo eh. Hmm. If feed na yan lagi kahit hindi ka naka-subscribe. The only advantage ng subscriber, may notification. Yeah. Parang na-inspire mo ako, sir, honestly. Hanapin kita pag sumikat ka. Gawin mo na. Sayang eh. Sayang. Sayang talaga. Dessert po galing sa amin. Ito po yung mug cake. Ano po yan? Ice cream na may cake sa ilalim. Masarap po yan. Ito naman yung dip ng... Kanina pa ako nagsasabot. Hindi ko pa mag-isama sa commercial. Enjoy po. Enjoy po kayo. Sige po. Sige po. So, nandito tayo sa isang store. Mm-hmm. No?
Basically, Sir Mark, ano ang difference ito doon sa unang pinuntahan natin sa SM Santa Mesa? Ito po ay isa sa mga Chooks to Go outlets namin. Mm-hmm. So dito po kayo pwedeng bumili ng Chooks to Go products, cooked and frozen, mm-hmm. na pwede nyong iuwi sa mga bahay nyo. So mm-hmm. take out po ito. Uh-oh. Ang difference po nito, clearly, is dun sa Chooks Dine-In, uh-oh. Pwede kayong mag-Chooks to Stay. To stay. Ibig sabihin, lahat ng mga gusto nyong matikman dito, uh-oh. Na gusto nyong kainin in meal form, kasama nyo yung pamilya nyo, barkada nyo, office mates nyo, whoever, pwede kayong kumain mismo doon sa restaurant. Mm-hmm. So, yung sarap na matitikman nyo, expected nyo from all the takeout, takeout products, it's the same. Yung restaurant namin, it's the experience of eating our products. Na iba kasi yung kinakain nyo na in meal form, enjoying it, kasama yung pamilya nyo, ganun. But ito yung original concept. Yes. Ito yung talagang... Ito po yun. Ito po ang talagang nagpalaki sa amin. Oo. Ito yung 2,000 ba? 3,000? Nearly 2,000 stores, nationwide. Opo. So it's the biggest rotisserie chain in the Philippines. In the Philippines. Kahit pag samasamahin nyo po lahat ng mga rotisserie companies in the Philippines, together, mas malaki pa rin po. Mas malaki pa rin kayo. Tour lang tayo konti. Sige po. Okay, okay. Tayo. So ipapakita natin gaano ka-organized, gaano kalinis yung store. So makikita nyo pa lang, since the entire day, walang tigil po ang pagluto dito sa loob. And kung hindi po well-maintained ang tindahan, makikita nyo po malagkit lahat, magkalat yung mantika, but we clean it. Yung mga lalagyan po ng mga stores, ng mga chicken namin sa stores, makikita nyo naman, it's very clean, very orderly, walang mga tulo-tulo, malinis po lahat yan. Yan na, tumatawid ka na sa kabilang store. Sa kabilang store na yan. Yan po ang hihin. So, yun lamang po, we pride ourselves in the fact na masarap at malinis not only our products but also our stores. Yeah. Pagka outlets, merong mga frozen products na nabibili. So, ang pinakamabilis sa amin, etong mga marinado saka spicy necks. Kasi yung marinado, pre-marinated chicken cutlets na yan. Luluto mo na lang. Pati itong spicy neck sa inuman, yung neck ng manok, grabe, patok na patok. Lagi nauubos yan. Meron pang bata, itong fried chicken saka yung chicken nuggets. Tapos yung, alam niyo yung Adobo Connection na brand? Nasa amin na rin yun. So nagbebenta kami ng mga Adobo Connection products dito. Like yung Adobo Flakes, yung Beef Tapa. Pwede mo rin bilhin dito na frozen. Ready to cook na yan pag uwi mo sa bahay. Yung Piang Shanghai yan, puro Adobo Connection products yan. Siyempre, hindi mawawala yung mga whole chicken, mga dressed. Yung chicken juice na yan, it really went through so much study. Kasi ang lalabas, baka there was a point in time, inisip namin, hindi kaya questionin ng mga tao yan. Kasi dati sinasabi mo, masarap kahit walang sauce eh. Tapos baka isipin nila, sauce yan. At so, ang ginagawa namin, hindi yan sauce. Yan. Chicken juice yan. Kasi yan sauce, sausawan eh, diba? So we had to make... Kaya nga, roasted kasi para matanggalin. Yan. Tapos kakainin mo rin. Oo. Kasi hindi naman siya talaga yung mantika eh. Kung makita mo yung consistency ng juice na yun, hindi siya talaga mantika. So it's really palatable, it's really appetizing. Tapos na-enhance yung flavor lalo ng manok. And maganda naging reception ng mga tao. Meron kasi kami, sir, na Chooks to Go reseller program. Maganda mapag-usapan yun eh. Kasi, brief history lang, it came about nung pandemic. Kasi di ba ang tao, walang negosyo, walang trabaho. It came to a point na napag-usapan ni Sir Ronald, paano tayo magsusustain ng paglabas ng produkto natin at the same time makakatulong tayo. Na-conceptualize namin yung Chooks to Go reseller program. So for a minimum amount of 3,000 pesos, ikaw na pipili ng goods mo. Pwede mo nang ibenta yon. And each item, you're given a special reseller price. Ikaw na bahala magpatong, mag-ayos ng presyo. And it became actually one of the most profitable sales channels namin. Next to the Chooks to Go outlets, yung reseller package na yan. Dumami, kumalat eh. Paliit! Wala! Di ka naman obliged na magbigay ng rep kasi may mga rep naman sila, di ba? Bibili na lang talaga ng produkto. Yun na. Now, may i-discuss ni ma'am sa inyo yung specifics. Sir. Tapos nung ano na, nung kompletuhin mo na yung lahat, different lahat products. Na, hindi na lang... Ma'am, pakita niyo yung binubuhos yung chicken juice. Ha?
Tapos patikin natin kay Sir Buddy. Kasi mag-reseller siya eh. Kaya pala medyo juicy kanina. Yes. Uh-huh. Nakahalo na pala. Ayan. Inalagay sa loob yun. Chicken juice. See? Buti hindi kayo naubusan ng chicken juice. Hindi naman, sir. Dami niya. Madami. Dami talaga. Sa dami ng outlets mo eh. Paano kung sa rotisserie pa lang, dami na niya. Nalinis ang packaging. Mm-hmm. Diba? Saka ano po yan? Microwavable. Pop it in the microwave, in it. Oh, pwede nang kainin after that. Yan po. Pampabata, espesyal. Ganun mo. Swabin-swabin. No need for a gimbal talaga. Ma'am, patikim natin kay Sir yung chicken na may chicken juice. So, since hindi pa nabusog si Sir kanina sa Chooks, papakainin natin siya ulit. Ganyan tayo dito sa Chooks to Go. Kasi ang ginagawa ko dyan, sir, honestly, ah, kumukuha ako ng piraso, and then talagang binubudbud ko siya sa chicken juice na nasa loob. Makikita mo dyan, eh. Ayun, ah. Yan. Yan, sige, kumuha kayo ng piraso, sir. Mm-mm. So, never kayong makakabili ng Chooks to Go oven roasted chicken na dry ang itsura, na raw ang itsura, dahil dyan sa chicken juice namin. Mm. Mm. Nakatikim na kayo dati, sir, ng Chooks to Go, I assume. Anong difference ngayon? Texture and taste ng meron chicken juice? Malayo, mas masarap na yun. Oh. Anong kaibahan? Hindi, malambot kasi talaga yung chicken. Mm-hmm. Malambot siya, juicy siya. Mm-hmm. Yung taste, parang nasa loob, hindi, yeah, hindi sa surface lang. Mm-hmm. Nanunuot, ibig sabihin sa laman, di ba? Oo. Yan yung pinagmamalaki namin, sir, na Chooks to Go oven roasted manok na nag-uumapaw sa flavorful chicken juice. Yan. Kung napapansin nyo, sir, yung liyempo namin, compared dun sa mga regular na nabibili na sobrang kapal nung taba, sa kanya tama lang. Kasi ano ba naman yung liyempo na walang taba, di ba? So meron kang magtitira, but not too thick na medyo nakakaumay na. Yun yung quality ng liyempo namin. Perfect talaga. Cooking procedure, marination. Yung success ng Chooks to Go outlets namin like this carries over to the dine-in restaurant. Binigyan lang namin ng opportunity yung mga tao to actually sit and enjoy the food instead of buying and bringing home, di ba? I'm Millie Rodriguez po. Ako po yung business center head ng Metro Manila. Oo. Ibig sabihin nun? Ibig sabihin, I'm handling the operation ng buong Metro Manila, including Rizal. Ng Chooks to Go? Ng Chooks to Go po. So, this involved 321 stores. Ang hawak ninyo? Wow, ang dami. Paano yung minamanage yun? Marami naman po akong mga store specialists and I have also retail operation head na nag-handle po ng mga store specialists. Mm-hmm. Eh, mahuhusay naman po at magagaling yun. So, madali po ang trabaho. Okay. So, pag-usapan natin, ma'am, yung ano, reseller program. Dito sa amin, sa Metro Manila, we have 52 reseller hub. Yun po yung mga naka-scattered, hub po siya, naka-scattered all over Metro Manila na all products po na kailangan nila, eh, pwede pong dun sila pipick up para kukuhan. Minimum of 3,000 po yun. Dapat po, makabili po sila ng minimum 3,000 worth of products, both frozen and cooked. Pwede yung mix po yun. So, si mga mommy and sila daddy na walang ginagawa sa bahay, they can make business. Marami po kami gano'n na mga nanay na nagkaroon bigla ng negosyo. Yung 3,000 worth of goods, ano po yan? Gano'ng katagal yan? Ah,
sila po, sir, normally, ang pick-up po nila is every other day. So, kukuha sila ng worth 3,000. Every other day. Pagkatapos nun, bibenta nila sa mga kapitbahay. Tapos, kasi syempre, di ba, maliit lang naman po yung negosyo, ang kapital nila. Mm-hmm. So, iro-roll nila yon. Pag nakakolekta sila na benta nila, after 2 days, babalik na naman sila. Kukuha na naman sila ng products. Ganun po ang nangyayari. So, every day, meron mga reseller na pabalik-balik po sa store to get products. Mm-hmm. Meron din po kaming mga even mga nagtatrabaho. Mm-hmm. Dadali nila sa trabaho Bisina. Nila para ibenta po nila. Meron kaming isang ang kwento po niya is OFW siya. Mm. Na pagbalik dito, walang trabaho. Walang trabaho. Tapos nakita niya sa Facebook na meron kaming ganitong klaseng reseller program. So, nag-inquire paano. So, meron kami kasing mga nag-accommodate ng mga calls and inquiries. Mm-hmm. So, after noon, binigyan sila ng price list. Tapos, eto po, kung saan po kayo malapit, pwede po kayong pumunta doon sa aming reseller hub. Pupunta po sila doon. After that, 3,000 na. Meron na silang mag-start ng negosyo. And, meron pong unti-unti na paggawa ang maliit na bahay, yung ganon. Tapos yung mga, yung OFW, sabi niya, hindi na daw siya babalik kasi kasama niya pa pamilya niya, kumita siya. Nag-start siya ng 3,000, minsan kukuha siya 6,000 na. Meron nga kami isa po, once a week naman po yan, kumukuha po siya ng mga around 15,000. Ang gagawin niya doon, sir, iipunin niya lahat ng orders. Orders. Sabi order nga, taking muna siya. Sabi ko nga sa kanya noon, bakit po hindi kayo bumili ng maliit na freezer? Kasi we provided styrofoam. Mm. Meron kami styro, tapos napaprovide po kami ng tarpaulin sa bahay nila. So, ang ginagawa po niya, sabi niya, ma'am, ayaw ko na ng freezer kasi kuryente. So, ang ginagawa niya, pag kinuha niya, naka-tricycle siya, bit-bit niya yung mga products. Diretso deliver. Meron na daw, even siya, hindi naman siya nag-deliver, pumipick up po yung mga kapitbahay sa bahay nila. Okay. So, yung mga gustong mag-reseller din, meron ba silang, of course, yung initial na 3,000 na minimum, ano yan, meron ba dapat, o on a weekly basis, dapat may 3,000 bago? Walang ganun. At least in a month, para maging active reseller ka namin, dapat continuously, in 1 month, dapat meron ka, meron kang purchase. Opo, para active reseller ka namin. Yan. So, pwede mo pumili. Ay, naman, sir. Ang mabili po sa amin, ang favorite po ng mga reseller, yung mga frozen product namin. Frozen. So, yun yung mga marinado, spiciness. Sabi nila, kasi yung mga mommies, pang store nila sa bahay, kasi pauutang. Pag walang mo, luluto. Ayan, ha. So, onlinepalengkit.com, available na ang chooks to go. yung mga interested, paano sila maging reseller? Meron po kaming doon sa Facebook po namin, meron po doon na mag-inquire lang po kayo, sasagutin po kayo ng aming mga, meron kaming mga POS po na sumasagot po sa mga inquiry nila. So, mga requirements na kailangan nila i-provide. At least they can provide IDs po. IDs, so. Tapos po, yun lang, registration. Ayun, magre-register po sila sa aming online. Ayun. Anything else, ma'am? Na yun na po. Ako, I'm encouraging mga mommies na wala naman pong ginagawa sa bahay. Oh. This can be additional income for the family. Mm-hmm. Sa hirap po ng buhay. Yeah. Yun. Saka proven naman ang Filipino family, yung nanay. Siya sa lagi yung nagtatawid sa pangangailangan ng pamilya. True, diba? Yung ano ang kulang, kakulangan, yung siya nanay ang nagpupuno. So, magandang opportunity ito na pwedeng pandagdag. Kita, yes, o eventually, pwedeng main nakabuhayan. True po. Sinasabi namin na napakasarap na sagot sa tawag ng gutom. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina na quick meals. Oo. Para sa mga taong on the go. So, galing ng opisina, mga estudyanteng papasok or pauwi galing eskwelahan, yung meals na binibigay po ng Hey Hey, perfect for those people on the go.
At sobrang affordable. Yes, very affordable. So po kayo makakita, 49 pesos. Buy one, take one pa, sir. So talagang sulit. Paano nagagawa yun? Ha? Secret! In terms of costing. Secret! Siyempre, pinag-aaralan po natin. Ang ano naman po is, we try to give the best value for money. Okay. Kasi siyempre, hindi naman dahil mura, kailangan subpar na yung produkto. Ah. So, matitikman nyo naman mamaya, and I want to hear from you what you think yung lasa is. Recently lang namin in-introduce yung may gravy. Dati kasi, ano lang siya, typical dressing lang, mayonnaise and all that. Parang may kulang sa lasa. Sabi ko, yung inanan namin, formulation. Accepted naman kayo. Gusto ng buyer siya, ng market. Pumatok yung may gravy, yung burger. Pumatok. So, ito po yung... May ano pa? Ito po yung Hey Hey Crispy Chicken Burger namin with gravy na po yan. And ito yung 11-piece fried chicken. Yan. Uubusin niyo yung 11 pieces ngayon, isang upuan. Pakita natin. Ayan o. Kung maubos niyan, malapit naman yung East Avenue Medical Center. Ati tayo. Sige lang po. Go, go, ati go. Lang, kasi puno. Sige lang po. Hindi niya alam yung gagawin niyo, kakainin yung buo, hindi. Pati natin, hindi ko kaya. Ay, ate, pwede bang pa-slice in half? Kung mapapansin niyo. Kaya mo, 11 pesos. 230 pesos. 230? Labing sobrang isang pirasong mura. Manok. At hindi po maliliit yan, ha? Tignan niyo, ha? These are premium chicken size cutlets. For 230 pesos. Yung iba kasi mura nga, pero pag binili mo, kala mo, pugo yung kinakain mo. Liit, eh. Ma'am, ano itong kinakain ni sir? Ito ba yung... Crispy. Crispy. So, crispy chicken patty na may egg na mayroong gravy. Sarap. Nagbe-blend yung gravy. Yes. Parang na-enhance ng gravy yung flavor ng chicken patty. Bibili nyo sa ibang restaurants ang crispy chicken in a burger bun, automatic mahal na yun. Kasi just to process the chicken patty na gawin mong crispy with breading, it costs a lot already. Pero the same premium content, same premium ingredients, mabibili mo lang for 49, buy one, take one pa yan, sir. So for 49 pesos, dalawang ganyan nakakainin. Not bad. Kobe. Parang 24 pesos. Kung estudyante ka with a minimal budget, perfect meal. Okay ka na. Pang ano, pecha de peligro. Yan, o. So, yung uling roasters, paliwanag ko lang. Kung ang Chooks to Go, oven roasted chicken ang aming binibenta, yung uling roasters naman, as the name implies, niluto sa uling. So, ito yung lechon manok. Mm-hmm. So, the same quality na binibigyan namin ng importance, malinis, masarap, friendly store crew, zero antibiotics, yun din po ang ina-apply namin sa uling roasters. Same quality as Chooks to Go. Yeah. Ang ano lang talaga, meron tao na gusto niya yung sa uling, minuto. Yes. At may sa oven. Yes. So, para ma-serve lang yung market. Yes. Lahat ng klaseng luto ng manok na gusto mo, meron kayong mabibilan sa atin. So, yun naman yung susunod na pupuntahan. Sige. Dito tayo sa Pasig. Dito naman sa Uling Rooster. Sumabra sa sarap. Pasensya na. So, nagbago sila ng ano, ng tagline. No? Hindi na yung pwede na. So, ito pa yung difference. Charcoal. So, uling talaga. Iba rin kasing lasa ng ano eh, ng inihaw sa uling.
So gano'ng katagal ang cooking period ng isang chicken? Mga 1 hour din po. Pagka 1 hour. Parang slow cook na rin yun. Yes. 1 hour na yun. Maya-maya ang konti, tikman natin yung ano. Yan na naman, kakain na naman tayo. Kainan na naman. Uh-huh. Sir, ano itong mga to? Ah, so ito, yung sir, stocks. Yung mga stocks na chicken ni store. Oo. Ito yung ready to, ano? Yan po. Ready to, ano talaga. Totoo mo siya. Opo. Siyempre, natikman ko na itong mga to. Chose to go. Yung marinada. Marinado. Spicy neck. Ayan, o. Oh. Yun, sweet flavor. Pero ang pinakagusto ko, ito gustuhan ko to. Fried chicken. Yung fried chicken. Okay, yung neck hindi ko pa natitikman. Wala kasing beer sa bahay. Oh, yun. And ito sir, buddy, bagong ano namin. Bago yung to. Buffalo glaze. Aha. Parang yung medyo maanghang naman medyo siya. Medyo maanghang. Oo. Tingnan mo, but packaging nila ang ganda rin. Super ganda talaga ng packaging nyo. Ayun. Sasama nila dyan pagka... Ano yung sauce mo? Ano po, honey glaze. Honey glaze. Sour pineapple. Sour pineapple. Sweet chili. So from dun pa lang, may flavor na yan. Butik hindi ka nagkakamali eh, kung alin ng alin. May number for them. So linalagyan mo ng ganito para alam mo kung ano siya. Meron siyang ano, galing. Marker. Okay. Galing. May code siya, kaya hindi ka magkakamali. Oh, pag nagkamali ka, naku, baka masisante ka. Papalitan lang po yung manok. Papalitan yung manok. Isang liyan po, sir. Oh, isang liyan po, isang chicken. Pulutan ka. Sisig, wala kang ano. Wala kang. So, ito yung pulutan cut. Tama ba? Pulutan cut to? Hindi ba, bite size. Bite size. Okay. Ang dami tayong natututunan dito, ha? Nakaiba. Oh? Sobrang organized. Di ba? Basically, yung marination is the same. Yung method lang ng cooking. Oh, yan yung nagkakaiba. Pulutan cut ba yan? Gawin mo pulutan cut para makita ilagay nila mo pulutan cut para makita natin yung itsura ng pulutan cut. Yung mga sukoy mong manginginan. Sobrang cut na talaga. Mamamaximize mo talaga yung ano niya eh. Yung size niya. Galing, no? Asan na yung wings? Ito. Anong ano niya? Anong... May chicken juice pa po yan, sir. Para mas malasa siya. Asan? Chicken juice. Sige nga. Ilalagay mo muna. Sa kagaya rin ng ano. Okay, lalagyan din ng chicken juice. Napansin mo yung process? Sobrang linis niya. Tinatakpan niya yung mga gamit niya para hindi langawin. May sukat. Then, saka mo ano na lang. Okay na po ito. Yan na yan. Yung sauce niya, pre. Hindi ko na ilalakyan. Huwag muna. Titikman muna natin. Titikman natin. Atas may sauce ka pa.
Init. Nalaglag, sir. Sobrang lambot. Kumusta, sir? Sarap. May standard silang sinusunod. Ilang shift sila in a day? Isa lang? Isa lang. Ah, hanggang closing isa lang. Usually, start sila ng 9 a.m. hanggang 8 p.m. o 9 p.m. Depende kung maraming tao ka. Kagaya ngayon, holiday. Payday pa. Nag-e-extend sila. Yung chicken juice mo nang gagaling sa rooster? So pwede rin dito ilagay. Oh. Eh kasi the same ano no, same flavor no. Salamat. No? Dito sa Metro Manila. Oo. Tingnan mo naman ang daming tumatahan. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Mamalengke Online sa onlinepalengke.com. Your original, trustworthy online palengke. Thank you sa mga donors sa aming Give a Grocery to Farm Workers Project. For donations, contact us. Pwede rin sa YouTube Thanks. Just click the Thanks button. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.